Yeah. Parang panel lang ah. Panel of judges ah. Okay. Ito na. Mini-meet-hi natin. Motoristas. Motoristas, kaputi time na naman kami. So, alright. Salamat bossing. Ihatid tayo ni ano, ni Bro Kratos. Layo-layo pa okay. Ayan. Okay. Thank you. Sige, thank you. Salamat ulit, brother. Okay. Punta na tayo sa dulo ng Kalikuan Island. Dulong-dulo yon, motoristas. Since nandito na rin daw tayo, might as well, sagarin na natin, di ba? So it's about 70... No, hindi pala. So it's about 27 kilometers or around 35 minutes going there. Mula doon sa tinigilan namin. Let's go. Whoop, yeah. Hindi pala naka-on. Ay, motoristas, ito na ang boundary ng Giwan. So, syempre, photo ops muna tayo. Then, diretso na tayo doon. And we are done. Palampasin lang natin to. Let's go. So, motoristas, yung sinabi ko kanina, it's actually Mercedes pala yun, boundary ng Mercedes. So, ito pa nga lang yung Giwan. Okay. 86 kilometers na lang, oh. Hindi tayo abot. Siyempre, eto na naman po kami. Ayan na naman po kami. Ay. A few inches later. And again, mabuti pa siguro magkapote na kami. Kasama talaga sa pagra-ride ang ulan, lalo na sa malalayong biyahe. Pero ang pagsusuot o pagtatanggal ng kapote sa kalagitnaan ng ride ang isa sa pinaka-hassle na gawin during rides. And I'm sure maraming riders ang nakaka-relate. Dahil naka-full gear ka, mas mahirap kumilos at magsuot nito. Lalo na at ideally, hindi dapat maluwag ang raincoat for safety. Idagdag mo pa ang init nito sa katawan. Ganun pa man, importante na meron tayong nito at makapili ng tamang klase ng kapote. We made the video discussing all about rain gear. So sa paglilibot ko ng Pilipinas, ano nga ba yung gamit ko? At marerecommend ako ba siya? Plus, bibigyan ko kayo ng tips kung paano pumili ng tamang rain gears for you. Kung hindi nyo pa napapanood, click the link above or sa description. Alright. Sulungan. Going to Sulungan. Ubusan na tayo ng gasolina. Bakas pa ng ulan. Naalala ko last time na naglo ko yung GoPro ko. Yun yung sobrang lakas ng ulan sa Ifugao. So ang suspensya ko, ulan talaga yung ano, salarin. Wala tayong choice ngayon para ma-document. Dahil this is a special trip.
hindi marami ang nakakarating dito sa Sulungan. Ayun, lumakas palalo. Hindi marami nakakarating sa Sulungan. Kaya this is a special trip. Kaya gusto ko ma-document. Motoristas, ito na yung bridge na nagdudugso going to Kalikoan Island. Ang dami dito nagliligo. Really nice, oh. So again, nakahiwalay na island to. Kalikoan. Papunta tayong Sulungan ngayon. Let's go! Lakas ng ulan! One minute, 37 seconds later. Ang Veterans Park ay isa sa mga quincentennial markers sa pag-celebrate ng 500 years anniversary ng first ever circumnavigation of the world. Nakakatuwang isipin na napuntahan natin ang makasaysayang lugar na nakasama sa ruta ng mga Espanyol nang inikot ang buong mundo sa unang pagkakataon. Tapos biglang ganyan, motoristas, di ba? Ayan o, basang-basa tayo. Sakit sa ulo! Kailangan matuyo. Kahapo. Hindi na ako magtatanggal ng helmet. Yun, putik, ganda. Sama ko yung taas. Tapos yung isa dito. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Talang Fafa. Kita yung I Love Veterans Park. Nandun yung motor ko. Tapos yung isa, ganyan. Kita yung motor. Kita rin tong yung nakalagay na yan sa akin. Ito tinaas ko para kumpleto. Ikaw nang bahala dumiskarte. Okay. Thank you. Turistas, oh. Wow, grabe. Dagat na dagat na. Parang nasa dulo ka ng, ito yung masasabi ko, no? Para may mga bahay dito. Para ka nasa dulo ng Pilipinas, basically. Which is in some ways, totoo naman. Dulo to, oh. Whoa. Tayo sa dulo. And surprisingly, ang daming bahay. Sobrang lakas ng hangin, so definitely no drones. No flying of drones. Grabe. Hindi tayo pinagbigyan ng panahon, kaya sayang at hindi natin nakita itong coastal area na to ng maaraw at ma-appreciate lalo ang ganda nito. So paiba-iba ang panahon. Grabe, kanina sobrang init. Ngayon, maambo na naman. So yun, humo-humo. Nalampasan pa natin. So isang kilalang kainan yan. Tapos ang init na naman dito. And dulo na tayo. Cathedral. Nasaan si Cathedral?
National High School. Isa ng cathedral. Basa na talaga, putik. Silong-silong, saan kami si silong, putik. Hello po. Simbahan po, Sulungan, San Antonio de Padua. Ah, dito pa. Thank you. Bigla naman tumila. Mabayar. So, another island ba to? Not sure. Pero we're definitely going to the church. St. Anthony de Padua. Okay, ito na. Minimithin natin. Dulo ng Pilipinas. Saan tayo papapicture? Ang St. Anthony de Padua Parish ng Sulungan ay pinaniniwala ang nakakapagbigay ng maraming milagro sa mga mananampalataya. Hindi na tayo pumasok dahil bukod sa basang-basa na tayo, ay kulang na din tayo sa oras. Alright, motoristas! Ayan siya sa loob. Hindi na tayo pumasok, motoristas, kasi dugyot na tayo. Sobrang basa tayo. Dripping wet na tayo eh. Anyway, ayan. At least narating natin ang Sulungan Church. So next goal, next mission is gasolina. 56 kilometers na lang. So daan tayo ng Petron. As recommended by Kratos, daan tayo ng Petron dito sa Sulungan din. Then, taklaw ba na tayo? Tingnan natin kung makakadaan pa tayo ng Balangiga Bells, no? Let's go! Uy, grabe oh! Totoo kaya yun? Yun oh? Okay, dami nga nagsiswim oh! Kaya lang parang ang lalaki ng mga pebbles. Hindi siya fine sand. Anyway, eto, dito pala yan, motoristas. So on my right, yan makikita nyo. Dami rin nasira, oh. Sigurado sa mga bagyo yan. Yan. Woo! Ah. Sige, mapatuyo na lang tayo sa hangin. Yung likod naman natin parang tuyo naman. So Balay Pacifico. May mga resorts din. Siguro kung gusto mo talaga secluded, no? Secluded area na beachside. Eto na 'yon. Ayun na naman yung ulan, ano ba? Let's go. 20 minutes later. Motoristas. Motoristas, kapote time na naman kami. So, kaysa masira itong GoPro, mamaya na lang, okay? Basta on the way na tayo to Tacloban.
Many hours later. Sarado po. Atin pa. Thank you. Motorista, ito na lang gamitin natin ha, para waterproof. Ito yata yung pwede pa bang pumasok. Alright, maumuulan na rin motorista eh. Hello po. Ah, magre-register? Ha? Magre-register po. Opo. May ano po, entrance fee ba? A donation. Ito po yung bells mismo, no? Opo. Yung sila po yung actual. Yun, yung actual. Ito pong tatlo. Motorista, ito pala. Ang pangalan niyo, boss? Joas Lugapo. Mr. Joas. So, yun, motorista. Ito yung, ito yung Balanghiga bells. Balanghiga. Yan yung mga bells na kinuha dati nung mga Amerikano. Bali, ito ginawa nilang war trophy yan. Dito sa makasaysayong lugar na to nangyari ang Balanghiga Massacre na nangyari noong 1901 during the Philippine-American War, kung saan mahigit 2,000 taga-Samar ang pinaslang bilang ganti sa paglusob ng mga Pilipino at pagkasawi ng mga 50 sundalong Amerikano. Ang pagtunog ng kampana daw ang naging hudyat ng paglusob. Kinuha ng mga sundalong Amerikano ang 3 kampana at for 117 years na natili ang 2 sa museums sa Wyoming, USA at isa sa South Korea. Ilang beses din tayong nagtangkang ibalik ito. Pero noong 2017, nag-demand si Pangulong Duterte na panahon na para maibalik ang mga ito sa Pilipinas. Give us back those Balanghiga bells. They are ours. They belong to the Philippines. They are part of our national heritage. Isauli naman ninyo. Masakit yun sa amin. At noong December 2018 ay nangyari na nga ito. Dito nakadisplay ang 3 kampana sa San Lorenzo de Martyr Parish Church sa Balanghiga, Eastern Samar. Motoristas, pasensya na kayo. Hindi na tayo makapag-vlog na maayos. Ay, Iwan na muna kayo. Kami nakakapote. Maraming salamat. Nabangan ko po kayo kanina pa nung kala ko kasi magandang panahon kanina. Oo. Eh, na dumating ako. Dumiretso na nga kayo doon. Sabi ko na ako, yun na yun. Lumampas kami nga eh. So, ayun, motoristas, mabilisan lang na picture. At least nakita niya in actual. Photos lang siguro tayo mamaya. Tapos, go na tayo. Alright, so punta na tayo yung Tacloban. Salamat, boss. Okay, thank you. Hello po, kabay po kayo. Salamat. Thank you, boss. And balik na tayo sa kalsada. See you sa Tacloban. Let's go.
Dahil puro puno na ang napagtulungan naming accommodation sa Tacloban, naghanap na lang kami ng malapit sa city at nakapag-book nga tayo sa GTC Pension House. Kilometers na lang. Wow, ganda nung kasakya. Ang tagal? Okay, dito na nga tayo. Dito na tayo sa GTC. GTC Pension House. Dito malapit na to actually sa San Monico Bridge. So buti na lang na timing na natin to. Nag-try lang ako actually kanina madaling araw. And buti, mabilis na lang sumagot. So nakita niyo naman kanina nga, inong pagpasok natin. And ito siya. Secure siya kasi nga napapalibutan siya nasa loob. And then, katapat mo mismo yung mga parking area. Ayan. So marami siyang units actually. 16, if I'm not mistaken, or more. Yan ang mga motor namin and yan. Yan na mismo ang pinto. So napaka-convenient. Nakita niyo naman kung gaano katindi yung pinagdaanan namin, no? Grabe 'yun. Grabe yung sama ng panahon, papalit-palit, ulan, init. Nahirapan na nga tayo mag-vlog. So anyway, ganun talaga 'yung nangyayari yan. It's normal and we're expecting more of that. So practice pa lang 'to. In fact, nasa more than 10% pa lang tayo ng ano natin. Roughly around the 8 or 9% pa lang nung tour natin ng journey. So mas marami pa yan and I'm excited. Ang importante lang dyan motoristas is you get enough rest, no, every time. Kasi kapag umpisa pa lang durog ka na, mas mahihirapan ka eventually. Kasi it's more of endurance in the term itself. It's all about how long can you last. And 30 days is a really long time. You have to take enough rest. Yung nutrition mo, importante. Mentally, you should also be ready. Ganun yun. Mental toughness, kailangan mo yan. As long as nakafocus ka sa goal mo, yung mga paghihirap na yan, malulusutan mo yan. Parang gutom na siguro ako, drama ko na eh. Anyway, yun yung isang mama, oh. Busy. Oh, by the way, meron silang ino-offer na laundry. Buti na lang. So, magpapalaban na kami. Parang 55 pesos per kilo, di ba? So, priceless na yun. Lalo na sa mga ganito. Pawis, di ba? Basa. So, okay na yun. Tapos, they guarantee naman na by tomorrow, okay na, ready na siya. O sige, pahinga na muna kami dito. And then, tingnan natin kung may mga kainan. Tinatabad na kami ng bus. Kasi ganyan nga, motorizas, ang magiging, mas magbababad tayo doon na mismo sa Mindanao area and sa Southern Leyte. Tatry tayo ng mga restaurants doon. So ngayon, yun nga, passing through lang tayo. Okay, mamaya na. Oop, teka lang. Room tour nga pala muna tayo para makita nyo yung loob. O, dito tayo. So, kita nyo na yung AC unit nasa labas, no? Mayroon kasi ako ng fan dahil papatuyuin ko mamaya yung boots. Okay, yung bag natin. Para magka-idea lang kayo. Yan, yan siya. So, it's basically, it's a budget. Yun nga, it's a pension house. So budget siya. Ang room na to is 800 pesos. Standard room. So yun. 800 pesos per night. So ganun din. 2 PM check-in, 12 PM check-out. Okay? Pero siya. Para sa ating mga riders, natutulugan lang naman to. Pwedeng-pwede na yan, di ba? Not bad. May headrest pa. Ah, okay. Ayan. Meron na rin silang food. Ito na rin siguro tayo. Okay? So yung bed. Siyempre towels. Table, yung pillows, ibig sabihin pillows, ang matigas ah, joke. Ah, okay naman. Okay, tingnan natin ang CR. Ayan, hola. Yeah, pretty basic. Pero, parang walang heater pala. I mean, for that price, diba? Right? Ito, totoo na. Rest na muna kami. Bye. Eventually. Okay, nabigay na natin yung laundry natin. Nakapag-bisa rin tayo. Tapos, punta tayo ngayon dito sa parang restaurant nila. At check natin. Hello! Hello, sir. Good afternoon. Wow, may par... Yeah. Parang panel lang, ha? Panel of judges, ha? Sino bang pangalan nyo, mga madam? Ako, ni Miss Nels. Mary Grace. So, anong mga ano nyo? Ikaw, bossing? Rexel, sir. Ha? Rexel. Rexel?
Anong mga ano niyo designation niyo dito para lang makita ng mga viewers? Ako, sir, I'm a supervisor. Okay, super. Okay, supervisor and front desk officer. Front desk officer and attendant, sir. Ilang kayong room attendant? Apat. Ah, marami rin. Ikaw lang yung ano present. Ito nga pala yung GTC. Bakit GTC? Good till canceled. Oh, ano yan? Jerry Tita. Initials yung may-ari. Yun. So, ayan, pension house. So, puntahan nga natin to. Ito, motorizes yung ano nyo. Ito yung pinaka-front desk nila. So, tingnan natin ito sa labas. Kasi, pwede rin mo mag-park dito. Yes, sir. Ayan, optional naman. Pero, parang mas okay nasa loob na syempre. Mas madali. Ayan. Malagay. So, nandun lang yung San Juanico Bridge. Malapit lang. Ayan, tapos meron silang mga snacks. Tapos meron ba kayong parang ano dito? By the way, ito nga pala si ano, ito na yung ano natin, contestant, no? So again, here ito yung panel of judges natin. And we have the contestant. So what anong gagawin mo? Anong may joke ako. Ah, sige, may joke daw siya. Tumawa. Ah. O baka may gusto kang i-shout out? Oh, shout out sa mga taga-Tacloban, sir. Ah, nice. Okay. Ikaw. Shout out sa taga San Juan, Santa Rita, SAMAR. Rates muna nila, tsaka number of rooms, etc. Ano yung i-offer nyo? If you are travelers going to Leyte and SAMAR, if you need some reservation, please like and share our Facebook page, GTC Pension House SAMAR. And then, if you want to see our San Juanico Bridge, book for us for minimum rate standard room 800. Okay. For overnight. Yeah. Kailan nyo ba pinractice yan? Parang kulang pa sa para. Dapat dito ate, kasi against the light yan, hindi ka makita. Yan, better. Hmm, my friends. Standard nyo sabi nyo 800, diba? Tapos hindi. Sir, for 1.5 siya over. Good for 4 persons. Ayun. Tapos yung deluxe, anong pinagkaiba ni standard at deluxe? Oh, sir, malaki po yung room ng deluxe. So space yung ano, okay, yung extra 200. May breakfast pa kasama yan? Much later. Oh, ito na yung ano natin for dinner din. Dito na tayo umorder sa kanila para convenient na rin. Tsaka yun nga, may mga ano din ang options. Ito is 140 pesos. Tapos yung juice is 45 and 20 naman to. Pareho kami na in-order. Yan. Feedback na. Well, okay nga siya. Ang ganda yung flavor niya. Very flavorful. Tapos hindi tipika na malansa. Try nyo to pag dito kayo natulog. Ito yung order niya. Next episode. San Juanico Bridge! Kamusta? Kamusta, brother? Alang-alang late eh. Marami daw Marites dito, sabi. Marami mo Marites? Marami? Marami! Ah, marami. Ito si Nanay, tinatanong ko. Ano pong kwento nitong Lake Danau natin? Oh, maganda. Oh. Yan. Ito, Ormoc City Pier. Ayan, nakita niya motoristas. Mmm, smells good though.